up mga idol, si Mark Flores ulit ito. Welcome back to my channel. Sa araw na ito, bibigyan ko kayo ng tips kung paano kayo magdadrive sa downhill. Marami na ako nababasang tanong tungkol dito sa mga comment sections ng mga videos ko, kaya nag-decide na ako na mag-vlog tungkol dito. So, unang-una sa lahat, kapag tayo ay magda-drive sa downhill, depende lahat yan sa traffic o sa flow ng sasakyan. So, kapag mabilis yung takbo or mabagal yung takbo or traffic jam, doon ka magde-decide kung anong klaseng driving yung gagawin mo. So, usually, kung paano kayo mag-drive ng paahon, ganun yung drive nyo pag kayo ay pa-downhill. Siyempre, sa mga uphill at sa mga downhill, gumagamit tayo ng mga low gears. Yun ang mga gear 1, 2, and 3. Tapos minsan, gumagamit din tayo ng 4 kung meron tayong buwelo. Pero again, pwede pa rin yan sa traffic. Pangalawa, kapag tayo ay magda-drive downhill, gagamitin natin sa pagpapabagal ng sasakyan ay yung ating gear. Although ginagamit din natin yung preno, number one na pampabagal natin ng ating sasakyan ay yung ating gears. Kasi ang risk kapag ka hindi ka gumagamit ng gear o yung nag-neutral ka, lahat ng weight ng sasakyan nandoon sa iyong mga preno. At maaaring masobran sa friction, masyadong uminit. At yun ang mga nagiging cause para mawalan tayo ng preno o malfunction yung ating mga brakes. So, gagamit lagi tayo ng gear. Ang tawag doon ay engine brakes. Ginagamit natin yung ating engine okay, para bumagal yung ating mga gulong. So, isa pa, kapag ikaw ay mag-neutral, risky yan kasi kapag nangailangan kang gumamit ng gear, maaari mong makalimutan na naka-neutral ka. Pag nangailangan ka ng sudden acceleration or kailangan mong gumamit ng engine brake, baka makalimutan mo na naka-neutral ka. So, nagsisave ka ng kaunting-kaunting fuel lang, pero itinataas mo yung risk ng iyong safety. So, mas maganda talaga na laging naka-engage ang gear kapag tayo mag-slow down. So, try natin dito sa isang downhill area dito sa Lumban, Laguna. Okay, so, tara. So, subukan natin dito. Naka-gear 3 tayo ngayon. Relax lang, hayaan mo lang na mag-engage yung engine brake. Tapos gasan mo lang kung medyo nababagalan ka. Kapag kailangan mo pang pabilisin, pwede ka naman mag gear 4. Okay? Ayan, gear 4. Pero hindi sobra yung iyong bilis nyan dahil naka-engage yung iyong gear. Ayan. So, ito kasi ay mahabang palusong. So, pwede kang mag gear 4. Kung gusto mo mag gear 3, pwede rin naman. Ayan. So, dahan-dahan ka lang, hindi mo kailangan magpreno, hindi mo kailangan sunugin yung preno mo para bumagal ka. Kung gusto mong pabilisin, gear 4 ka lang, kahit hindi mo nagasan, maganda na yung, mas mabilis na yung magiging takbo ng iyong sasakyan. So, ganyan lang, so ganito lang yung takbo natin, ganito lang yung ating pagdadrive sa mga downhill. Ngayon, kung ikaw naman ay magdadrive sa mga mall, mas mababang gear yung gagamitin mo. Usually ang gamit ko ay second gear or first gear. Okay, so ganun lang mga idol, ganun lang kasimple at kadali mag-drive sa downhill. Palagi nilang tatandaan, kapag kayo ay mag-change gear, kapag inapakan niyo yung clutch, huwag niyong kakalimutang alalayan ng inyong preno. Kasi kapag sinagad niyo o inapakan niyo yung clutch para mag-change gear, biglang bibilis ang inyong sasakyan, maaaring bumulusok. So, yun lang at sana sa maikling video na ito nagkaroon na naman kayo ng panibagong kaalaman. Kung meron pa kayong mga gustong i-share tungkol sa experience nyo sa downhill driving, just comment down below. At katulad na aking palaging sinasabi, drive safe.